Ibig sabihin ito? Ba't talawang mukha mo, Lorelai? Rog, kailangan mong makinig mabuti. Itong nakikita mo ngayon, siya ang totoong Marina. Hindi siya si Luna. At ito ang paraan ng pagganti ni Victoria sa kanya, sa inyong lahat. At tingnan mo ako, naging dalawa ako. Ginantihan din ako ni Victoria. Mahirap papaniwalaan. Rog, ako si Marina. Makinig ka sa amin ni Lorelai. Totoo ang mga sinasabi namin. Please. Oo. Naniniwala ako na kagagawa nito ni Victoria. Nakita ko ng kapangyarihan niya at malakas yun. Kaya naniniwala rin ako na pakana din ito ni Victoria para lang gumanti sa amin ni Marina. Pero hindi kami magpapaloko. Raj. Raj, please. Ako si Marina. Ano ka ba naman? Hindi ka ba maniniwala? Ang layo-layo ng pinanggalingan namin para makipag-usap lang sa'yo. Nakakapagod. Ano ka ba? Ano ka ba naman, Rog? Maniwala ka na. Anong mapapala namin kung magsisinungaling kami sa'yo? Unang-una, hindi kami ang nagpapakasasa sa masarap na buhay dyan sa loob. Pangalawa, hindi kami ang patay na patay sa'yo na nakikisiping sa'yo gabi-gabi. Kaya maniwala ka. O kahit kaunti man lang magduda ka sa kasama mo dyan sa loob. Raj. Marina, halika na. Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Raj, kung sakaling magbabago ang isip mo, andun lang ako kina Lorelai. Alam mo naman kung saan yun, ha? Puntahan mo ko doon. Hintayin kita. Bilisan mo rin yan! Bagal-bagal mo! Oh, oh. Eh? Ano yun? Sarap talaga naman dito, ano? Ito na lang kaya ang gawin nating bahay. Oo nga. Dito na lang tayo para laging happy. Happy na kayo ng ganito? Ang bababaw naman ng mga kaligayahan ninyo. Bakit? May sasarap pa ba sa buhay natin ngayon? Palibhasa, mga wala kayong ambisyon. Purong iniisip niyo ay purong pasarap na lang. Siyempre, mas maganda yata yung minsan malaki. Para mas madali tayong katakutan ng mga tao. At mas marami tayong magagawa. At makokontrol pa natin pati buong daigdig. Paano tayo lalaki? Simple lang. Kailangang mawala si Dugong. Para lumaki na tayo. Ah! O ano? Gusto nyo ba? Oh! O ganun naman pala eh. E di kailangang balikan natin si Dugong. Kailangang mawala siya. Ha? Marina! Ang hirap naman pala ng kalagayan mo talaga. Napakatindi ng kalaban mo.
paano? Saan na tayo pupunta ngayon? Saan pa? Doon na lang sa inyo. Ay, Lorelai, tanggalin mo nga muna itong bandana natin na ito at meron akong opinion. Hey, tumigil ka na dyan. Ikaw na wiwili ka na ng candy display. Kung may opinion ka, sabihin mo nang nakatakip. Ito talaga, akala mo nasa kalaka tayo. Wala na tayo sa kalaka, no? Nakakahiya. Hi, Marina. Mabuti pa nga. Mas pagtuunan natin ang pansin ang paghanap sa kasanalam. Yun, pag nakuha mo yun, pwede mo nang kontrahin ang lahat ng ginawa ni Victoria. Aray! Ano ba? Ano mo, ayusin mo nga? Ano? May reklamo ka? Ayusin mo. Roger, mas Marina. Pakinig ka sa amin ni Lorelai. Totoo ang mga sinasabi namin. Maniwala ka na. Anong mapapala namin kung magsisinungaling kami sa'yo? Unang-una, hindi kami ang nagpapakasasa sa masarap na buhay dyan sa loob. Pangalawa, hindi kami ang patay na patay sa'yo na nakikisiping sa'yo gabi-gabi. Kaya maniwala ka, o kahit kaunti man lang magduda ka sa kasama mo dyan sa loob. Roger, nandun lang ako kina Lorelai. Sakaling bago isip mo. Tinatag mo naman, tinatag mo. Sabi ni Yaya Pilar, halos maghapon ka lang hindi lumabas ng kwarto. May sakit ka ba? Wala. Nag-aaway na naman ba kayo ni Marina? Hindi. Oh. Anong problema? Elias, may babae ka ba? Esther, saan naman galing yan? Elias, huwag akong tanungin mo. Sagutin mo ako. May babae ka ba? Wala. Wala akong babae. At kahit kailan, hindi ko naisip na magloko dahil mahal kita. At mahalaga sa akin ang pamilya ko. Huwag na kayong umiyak. Lalo lang walang mangyayari. Ang dapat ninyong gawin, ihanap ng solusyon ng problema. Huwag kayong mag-alala. May iba pa namang paraan. Si Edmar ba? Hindi ba Neptuno? Yun ang sabi mo, si Edmar ba? Oo nga, pero gugustuhin niyo ba talaga na sa kanya lumapit? Kilala niyo si Ednar ba? Good luck, Marina, ha? At sana, matagpuan mo ang kaputol ng bituing kasanalam. Ah, ako din! Ako din may sasabihin! Good luck, Marina, ha? Sana mahanap mo ang kaputol ng bituing kasanalam. Oo. At isinusumpa ko. Hindi-hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang kaputol ng bituing kasanalam. Hindi lang para sa akin. Sa pamilya ko. Kundi para sa mga magiging anak ko pa. Salamat. Salamat sa inyo. Kilala mo ako? Hindi kita kilala! Kaya nga kita pinadala rito eh. Para magkita na tayo at magkakilala. Eh, sino ka ba? Ha? Ba't mo ako nilala dito? Hindi mo ba alam na kidnapping ito? Ay, shhh! Huwag kang amoy! Hindi kita tinali ha? Maaari kang umalis kung kailan mo gusto. Weh, ngayon! Ay, shhh! Kaya kita pinakuha. Dahil nararamdaman kong hindi ka sasama kung simpleng paanyaya lang ang gagawin ko. Eh, sino ka ba talaga? Ang dami mong pasakali eh! Ako! Ako! Ako si Nerva! Dapat ba aplos? Dapat! Ako, ikaw si Nerva! Yeah, I've heard that name before. Si Witch ka, di ba? Tinala mo ba na ako ang iyong kapatid? No! Hindi pwede yan! Walang binanggit sa aking kapatid ang nanay Ella ko! Magkaiba tayo ng ina! Pero may isa ka pala. Si tatay tayo mo. Hindi! Okay. Hindi! Imposible yan! Ay, ako! Si tatay tayo mo! Mababa!
Ang ganda-ganda ko! Ganda-ganda! Ah, kaya maging kapatid kita? Ay, nako, no way! You're so violent! Tingnan mo, Dugo! Tingnan mo! Iisang dugo ang nananalaytay sa atin. Patunay na magkapatid tayo sa ama. Kapit tayo! Ay, ako! Dali ay, lang! Ako! Kapit tayo, may papakita lang ako sa'yo. Okay lang. Kung nagkataon, hindi mo na rin ako nadatnan dito eh. Bakit? Ganun ba kagrabe naging away niyo? Oo. Eh, pinapalayas na nga kami dito. Ewan ko ba ito si Mama? Nagpapigil pa kay Tita Esther. Sinaktan ka ba niya? Pinagsasampal kaya ako. Naku, kung hindi lang talaga ako inawat ni Mama, siguro nasampal ko na rin yun. Pero siyempre, ate ko siya. Kapatid na yung turing ko sa kanya, di ba? Idol ko pa nga siya eh. Ewan ko ba? Parang bigla-bigla na lang, ganun lang yung trato niya sa akin. Huwag mo na lang muna isipin. Tsaka kung pwede, iwasan mo na lang muna. Eh, ano bang ginagawa ko? Misa pagkain, hindi ko na nga sinasabayan. Eh, sinabi ko naman sa'yo dati, di ba? Na huwag mo na sabihin kahit kanino yung nakita mo kay Tito Ella, tsaka dun sa malanding sekretary na yun. Eh, Carlitos, totoo naman yun eh. At saka nako, hindi talaga ako titigil. Hindi ako titigil hanggat mapatunayan ko sa kanila hindi ako sinungaling. At hindi ako nag-imbento ng storya. Pare, you okay? Yeah, salamat. Salamat ipinara mo sa akin si Sheila. No problem, I understand. Pareho naman na napapansin niyo tungkol kay Marina eh. So I thought it would be better kung kayo na mag-usap. Nakatulong ba si Sheila? Well, actually, there was nothing conclusive sa pinag-usapan namin eh. Kailangan pa namin i-confirm ang lahat. Pero ang naisip namin is, harapin ko si Luna. Raph, babalik ako sa fishing village. Kina Lorelai, alam ko nandoon siya eh. Di ba delikado yung naisip mo? Ay, alam ko. Pero kung yun ang paraan para makasiguro kami, gagawin ko yun. Para ayoko yung pakiramdam na to eh. Kasi kapag kasama ko si Marina, si Luna ang naisip ko. Pag-uusap ko naman si Luna, pakiramdam ko si Marina ang kakausap ko eh. I have to get to the bottom of this. I have to. Oo. Si Victoria ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kaya kung ako sa inyo, mag-iingat ako.
dahil baka bigla niya kayong buweltahan. Nee! Sus! Ito naman! Nananakot pa! Ano kaya yun? Ano naman kinalaman nila kay Victoria? Hindi ako nananakot. Pinapag-ingat ko nga sila, hindi mo ba naririnig? Kaya nga, bakit mo nga sila dapat papag-ingatin eh wala naman silang atraso kay Victoria? Pero natatandaan ko, itong dalawang gwapitong to, silang dalawa may kinalaman kay Victoria eh. Diba? May kinalaman kayo? Kung sa bagay, dati ako naging kakampi ni Victoria. Oh, kita? Patay ako. Eh, dati akong kasama ni Esther at saka ni Elias eh. Ay, naku ako din. Munti ko pa nga mapatay si Luna nun eh. Eh, mas lalo na ako. Mas pinakagalit sa akin si Victoria. Din ako yung pinagkakatiwalaan niya ng gusto. Tapos kinuko pa yung aram. Kaya nga dapat ay mas lalo kayo. Eh, bakit naman pati ako nadamay? Nagtanong ka pa. Ang talino mo talaga. Kaya nga tayo nagkaganito eh. Dahil pagganti ni Victoria to sa atin. Ganti? Bakit? May kasalanan ba ako sa kanya? Kasi kakampi ka ni Marina at si Maria kalabang mortal ni Victoria. Wow, that explains everything. Oh well, sige na, umalis na kayo. Sige, okay. Alis na kami ha. Alam niyo. Ingat kayo at baka makasalubong niyo si Victoria. Oh, dito kami tutulog. Tulog kami dito. Kami gusto makasit ko. Dito na kami rin ha. Ay, nako, Lorelai. Ang chichip talaga ng mga kaibigan mo. Lalo na yung Gaspar na yan. Actually, Tumol, buti naman. Walang nangyari sa'yo. Tsaka, puro hindi ako makakilos dito eh. Buti pinaya natin nila mag-aalis doon. Kahit anong mangyari, hindi nila ako mapipigil. Hindi ako tatagal doon. Hindi ko kakayanin. Di ba paano kung totoo ang kapatid mo si Narva? No way! Imposible yan! E di sana sinabi na ng tatay tayo mo ko sa akin? Eh, may mas titimbang pa ba na magsaliban dugo nyo? Di ba patuloy na yan na magkapatid kayo? Hindi! Hindi! Hindi ko tatanggapin! Hindi! Eh, di pa paano nga kung siya lang makakatulong sa'yo? Siya lang makakatulong sa iyong problema. Ano? Pero si Edna ba, kapatid ko? Yeah! Paano? Paano ka naging sirena muli, Marina? Kagagawa mo naman ba ito ni Victoria? Hindi, Nanay Ista. Isa ito sa mga kondisyon sa pagtulong na ginawa sa akin ni Ednarva. Si Ednarva? Oo. Bakit? Marina, kailan kayo nagkakilala ni Ednarva? At bakit ka pumayag na makipagkasundo sa kanya? Bakit? Anong masama sa ginawa ko? Nanay Ista, nakipagkasundo ako para mabawi ko ang pamilya ko. At kung makikita lang ako ni Rod sa ganitong kalagayan, baka sakaling maniwala na siya sa akin na ako nga si Marina. Ano kong masama roon? Si Ednarva isang alimango lamang noon. At dahil sa kalitan niya, naging maliit din ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Wala siyang tiwala sa kanyang kakayahan. Pero, bigla na lang niya tayong ginulat. Lumaki siya. Walang may alam kung paano niya ginawa yun. Pero iisa lang ang hinala namin. Nagkaroon siya ng kapangyarihang itim. Nakuha niya ang isang piraso ng kasalanan. Nung sumabog ito, may 20 taon nang nakararaan. Simula noon, nananatili na siya sa munting tubig. Paminsan-minsan, nakababalita na lang kami tungkol sa mga ginagawa niya sa munting tubig. Ang labis na paggamit ng kapangyarihan, ang pagpapahirap sa iba, maging ang panlalansi sa ibang kapwa niyang lamanlagan. Ang ibig mo sabihin, Nanay Ista, kung totoong may hawak rin siyang kasan-alam at ginagamit nito sa masama, wala siyang pinakaiba kay Victoria? Oo, Marina. At para akong tangang nagtiwala sa kanya? Malakas ang kutob ko. Pinaglalaroan ka lang niya, Marina. Pilar. Oh, Esther.
Gising ka pa. Hindi kasi ako dalawin ng antok eh. Parang ang gulo-gulo ng isip ko. Bakit? Tungkol ba kay Marina tsaka kay Isabel? Tungkol ba kay Elias? Alam mo, Esther, nakakalungkot, ano? Para pang bumabalik tayo sa dati. Parang nasa tabi lang natin si Victoria. Natatakot na tayo sa bawat buhay natin na baka mamaya eh. Na nangyayari na naman masama sa atin. At ang masakit pa nito, sa nahaharap na paglaban natin kay Victoria, imbis na magkakasama tayo, solid tayong lahat, parang ngayon pa tayo nagkakawatak-watak. Ano ba ito? Ano ba yan dapat natin gawin? Baka naman meron ibang paraan na para malaman natin kung ano talaga nangyari. Teka muna, yung mga sirena, kamusta na kaya sila? Ano kaya kung... Baka naman may alam sila. Baka naman pwede tayong tulungan. Oo nga. Oo nga, Pilar. Bakit nga ba hindi? Bakit nga ba hindi? Diba? Saan ka pupunta? Sa office lang. Wala naman. Opisina ngayon, ah. Oo nga. May nakalimutan akong papeles doon, eh. Kaya, importante. Kaya... Hindi ba pwedeng sa Lunes na lang? Importante. Sige. Minerva, ba anong okasyon? Wala lang. May pupuntahan sana ako dyan sa malapit, kaya naisipan kong dumaan muna. Ang thoughtful mo naman. Hindi ba? Ganyan naman talaga mga kaibigan. Ako, maraming salamat, Minerva. Talagang we could use a friend, lalo na sa panahon na ito ng buhay namin. You're welcome, pero may problema ba? Alam ko nakakahiya sanang sabihin sa'yo dahil bago ka pa lang sa opisina. Pero kailangan ko sana ng tulong mo tungkol kay Elias. Oo pa, Ma'am Esther. Ano bang maitutulong ko? Minerva, may alam ka bang... May alam ka bang babae si Elias? Babae? Si Sir Elias? Alam ko, dapat sana hindi ako nakikinig sa chismis, ano? Pero... Ma'am Esther, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Para ano pa't naging sekretarya ko kung hindi ko malalaman kung anong ginagawa ng boss ko, hindi ba? At dahil sa karera tayong babae, eh di siyempre magkakapit tayo. Maraming salamat, Minerva. Maraming salamat. Loob nyo? Aba, bakit? Okay naman kay Esther. Nakaibigan na nga kami. Ako na nga pinababantay sa tatay mo. Hindi ba nakakatuwa? Nakakatuwa ako sa inyo. Kayo okay lang, pero ako, tumatagilid. Ha? Bakit? Nakakahalata na ba? Eh, nag-uusapan na nga nila akong palihim eh. Eh, baka naman may ginagawa kang palpak, Luna. Aba, mag-iingat ka, ha? Hindi pwedeng mabulilya sa mga plano natin. Ngayon pa lang tayo nag-uumpisa magiganti. At hindi na ako papayag na makalampas pa sila sa akin. Hindi. Kaya mag-ingat ka. Inalba! Inalba, magpakita ka! Shut up! Yes!
Dali ka na! Ano naman? Dalian mo, Mali! Marina, dali! Ano ba? May bisita ka eh! Sino ba yan? Basta may gustong kumausap sa'yo! Patch? Ngayon mo sabihin sa akin ang lahat, Luna. Marami akong gustong malaman. Ang katotohanan.